Kakanta ka, ha? Sana naman maayos natin to. Request to ng kabarangay natin. Sino nag-request na to, Mama Emma? May nagpadala dito eh. Ayaw sabihin ang pangalan pero... Dahil kanina pa siya nakikinig at base daw sa mga naririnig niya, mga caller natin, puro na lang mga problema at masasama. Yan, so ang bagay daw dyan, kung pwede niyo pong patugtugin ang Rude. Diyos ko po, Rude. Okay, game. Again na. Saturday morning, jump out of bed and put in my best suit. I got in my car and raced like a jet all the way to you. I knock on your door with heart in my hand to ask you one question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that boy, marry that henny. To do this, we leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at the altar, or we will run away to another galaxy. You know. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still no. No! Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that boy, marry him anyway. Marry that boy, no matter what you say. Marry that boy, and go be a family. Ha! Ha! Why you gotta be so rude? Rude. Can I have your son for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Wow. Not love my friend, but the still the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that boy, marry him anyway. Marry that boy, marry him anyway. No matter what you say. Oh yes, say yes. Oh yes, oh yes. You gotta be so rude. Ayos, umabot sa dulo. Ayun naman pala eh. Kaya naman, grabe naman kayo. Ang ganda. Summer na summer, no? Sarap. Hashtag Emma Talent eh. Ah, Max. Emma Talent. Oy, Rude, patawad. Rude! Ang rude mo naman. Bakit ganyan kayo? Aminin nyo, napasaya ko naman kayo. Bastos nga kayo eh. Kumakanta ko seryoso, dinadamdam ko yung bawat lyrics, tapos tatawa kayo. How could ya? Grabe yung pagkakaawit mo na yan, Mama Emma. Hindi. Ito na, mga reaction ng mga rude tao. Rude na rude. Mga kabarangay. At syempre, kung feeling mo gusto mong maging judge yung habang kabarangay, tumawag sa amin, kabarangay, 333-7172 or 333-7174. Yung mga tao mismo. Ah. Sila mismo. Pero sabi ni Rose dito, parang nagbubugaw po ng manok, mga kapuso, si Mama Emma. Nagtakbuhan po yung mga manok na alaga ng tatay ko. Ako po pinapahabol. Kasalanan ko raw po dahil nilaksan ko yung radyo. Amen. Sabi ni Rose. Grabe ka, Rose, ha? Tandaan mo yan, Rose. Wala kang pinagkaiba Rose, sa akin. Rose. It takes one to know one, Rose. So, bakit yung host?
Oh, bakit sinabi mo pangit boses ko? Hindi, hindi, hindi. Ako, pangit ang boses ko. Okay. Okay, sorry. Nililiwanag lang natin. Process. Komento po kayo, mga kabarangay. Pero kung ayaw nyo magkomento, wag na rin kayo magkomento. Ay, hindi. Pag nag-comment kayo at natuwa kami sa inyong tatlo at binigyan nyo ako magandang score, bibigyan kita ng pampahaba ng buhay. May spaghetti ako dito. Tsaka sotang hon. Hello? Hello? Hello po, magandang hapon po. Madam, anong pangalan mo? Papa Kiko, Papa Obet. Ako po si Jennifer Scobia. Jennifer, nanalo ka na ba sa amin? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. Mapwes, hindi ka rin ulit mananalo. Pag-asa manalo. Taga saan ka? Taga Barangay Isla. Barangay Isla. Aba, sa gitna ng tubig. Mm. Bangkaan po to. Ah. O ate, anong husga mo kaya? Summer. Ito po kay Summer. May reaction siya kay Summer. Ito naman, napaka-tight mo naman. Nakita mo kakakanta lang. Bigla ko. Kay Summer. Summer ang pangalan eh. Ano? Kaya nagpangalan nun. Sige, sige. Hindi kasi po, yung kay Summer, nakikita ko sa kanya, yun ang weakness niya. Kasi tignan mo, yung una, naanakan na nga siya. Hindi po ba siya nagtanda nung pinangalawang pa niya, naanakan siya. Masarap eh. Kahit po masarap, yun po ang naging weakness niya. Pero hindi pa uli ang lahat. Lagi niyang tatandaan, ang babae agabyado. Tapos ang mga anak niya, yung mga anak niya, darating ang panahon, maglalaki yan yan. Kung sana yung bata hanggang bata lang eh. Eh hindi lalaki yan eh. Yung ginawa niyang kahihiyan, lumalaki ang anak niya, lumilipat doon. Darating po yung araw, kanino anak yan? Kay Summer. Ah, anak ba ni Summer yan? Yan ba yung nakadalawang asawa, yung inakan? Kasi po ganito, patay na siya, inahagdas niya yung kaluluwa niya sa lupa, inuud na, pero yung anak niyang dalawa, pinagpepesahan pa ng mga tao. Grabe ka naman, ano yan? Hindi po, totoo yan. Ganyan po talaga, yung reality ng buhay natin. Ano yan, pupo? Para lang gawin ang mga pagpisahan ng lahat? Hindi, totoo po yan. Pag ganyan kasi, te, parang sinasabi mo wala na siyang karapatan pang maging masaya. Grabe. Ramdam ko yung galit. Kasi po, nakita ko po sa reality ng buhay natin. Oo, nandito na tayo. Nandito na tayo, pero kahit anong mali mo, hindi pwedeng saraduhan na siya sa isang judgment lang na hindi ka na, wala ka ng karapatan, hindi ka na makakabawi. Diba? Pero hindi pa naman po huli lang sa kanya. Dapat ngayon, ayusin na yung buhay niya. Hanggat dalawa pa lang yan. Kasi iba nga po, limang anak, hindi pa rin natatauhan eh. Kaya nga sinasabi po ng mga ibang lahi sa atin, ang Pilipina daw, masyadong giver. Lahat binibigay. May anak sa Amerikano, may anak sa foreigner. Pilipino. Kaya tuloy ang tingin sa atin ng mga ibang lahi, mapagbigay tayo kahit yun, binibigay natin kahit kanino. Caregiver nga tayo. Dapat sa Pilipino lang. Gano'n, di ba? Kasi po may Pilipina po, nakakalimang anak na United Nations eh. Eh, may padala naman galing sa gobyerno. Bakit ba? Eh, kung sana nga po, lahat gano'n, di ginawa ko na yun. Ay, ba't hindi? Igit na eh, ako pala eh. Ate, ano oras ka gumigising? Alas 5 po. Kaya pala eh. Ito yung mga tambay ng tindahan eh, saka nagwawalis ng maaga. Okay. Masyadong critical sa mga neighbor. Nagsisiga, ganun, tapos nagwawalis. Yung mga perfect eh. Joke lang. May tindahan po kasi, kung hindi kasi naawa po ako kay Summer, yung masalimuot na pinagdadaanan niya ngayon. Kasi parang ang hirap po nun sa kalagayan niya, nahihirapan po ako sa kanya. Pero Summer, hindi pa naman huli ang lahat. Tapos pag next time, pag ganyan yung mangyayari, kasi alam mo, ang isang tukso, kapag dumating sa buhay mo, hindi mo napagtagumpayan, darating at darating pa yan. May uulit yan, Summer, tignan mo. Kasi alam ng laki, ay gano'n pala to, matry nga. Ayan, mabibigay na naman siya, kaya ngayon pa lang, Summer, warning na yan. Summer pa lang, wala pang tag-ulan, Summer! Ngayon po, lalo na Summer na Summer po ngayon, lalong iinit ng iinit yan, buntis na ngayon, lalong mainit po ang buntis. Opo, totoo po yan. Pagka po buntis, talo pong naghahanap yan. Ah, Emma? Nananahimik ako. Damay ko na. Ganun po talaga. Pag isang buntis na ganyan, lalo tumas pa po. Pwede ko po yan. Nakawala ako sa mga babae. Pag ganyan ang thinking lagi na, talo lagi babae. Hindi, totoo po talaga. Kasi ako po sa lalaki walang mawawala eh. Yan, yung maling katwiran eh. Yan yung maling katwiran talaga na walang nawawala sa lalaki. Pag nabuntis, nakabuntis, walang nawawala. Dito lang sa standard lang natin, dito sa society natin yan. Pero meron kaming puso, ang malalaki. Meron niyang pakiramdam, di ba? Maaaring hindi lang nagkataon lang na yun ang nangyari sa isang tao. Pero basta malalim. Anyway. Salamat. Kaya kay Summer po, tuloy-tuloy kayo next time. Pag ganyan na yung nangyari, kasi ang tukso nasa paligid lang yun eh. Ang masama, nahulog sa tukso, hindi mo napagtagumpayan, yung mahirap. Kaya Summer, next time pag may nangyayari yan, lumayo ka na. Tumakbo ka na palabas. Tama ka naman. Ulit na naman yan eh.
Hindi na siya uulit. Hindi po, uulit po yan. Hindi na. Hayaan mo siya, pagbigyan mo siyang matuto. Huwag niyong husgahan ng tao sa isang pagkakamali lang. Sa isa, pangalawang pagkakamali. Mali po yan ganyan. Magbabago pa rin yan. Hindi ako pabor sa ganyan na nagkamali. Yun na siya. Kasi pag ganyan po, Papa Ubit, Papa Keiko, mahirap pong pigilan yan. Ang alin ang mahirap pigilan? Yung gumawa ng bata. Ate, natututo naman ang tao. Grabe ka naman. Napakalupit mo naman. Kung ikakabo kayong bibig mo, may bubuyog. Ayan. Ito yung ano eh. Ito yung pinakamahirap na kapitbahay. Yung mga bubuyog. Ayun yung bubuyog. Sige, te. Maraming salamat, ha? Salamat po. Thank you. Salamat. Akala ko mag-judge. Naging judge nga siya. Judgmental. Parang ano, nagkakamali din po tayo. Iba't iba lang tayo ng perfecto. Iba't iba lang tayo ng forms ng mali. Iba't ibang way lang tayo nagkamali. Pero ang maganda nito doon sa pagkakamali na 'yon, natututo tayo. Okay. At 'yun ang nangyari kanina kay Summer. Oh. Summer, pinanindig talaga. Kaya wag po nating i-judge ang mga tao sa kanyang mga pagkakamali. Kawawa naman po. Hello Winter. Hello. Hello. Hello, magandang hapon. Ayaw sumagot. Sayang. Sayang na sayang. Oh, speaking of Summer, mali daw talaga. Hello. Yung term. Oh, meron na pala. Sige, later. Hello po. Hi. Hi. Mag-judge lang ako. Oh, sige. Ayun. Ano na patag kasi sa akin yung asawa ko. Sabi niya, ano yung kinanta ni Mama Emma, Ruth? Sabi niya, sabi ko, oo. Ah, kaya parang pati boses niya, Ruth din. Sabihin mo sa asawa mong nagmumotorsiklo. Mag-ingat siya, baka mabangga at makasalamuhan naman siya. Ay, hindi ko nagmumotor, wala kaming motor. Eh, nasan ba siya? Kala ko isa rin sa mga nagmumotor habang nakikinig. Hindi pa, nandun po siya sa trabaho niya. Nagsusulat, na ano nga din sulat niya eh. Na pagulo nung narinig yung boses mo. Oo, aminin natin, tumawa rin siya. Alain mo naman yun. Oo, oh, hindi. Puntuhin sa'yo, kasi ka nga nun eh. Ay, thank you po. Salamat. Si Irish pala to. Eh? Ano, nakaka-Irish? Si Irish. Si Irish? Nakaka-Irish yung nag-advise. Bakit? Eh, hindi kasi masyado siyang ano, masyado siyang, eh, parang siyang higit. Oo, masyado siyang parang, ano, inano niya yung tao, parang hindi na niya lalo. Ganyan na talaga. Hindi na ito. Ganyan po diba, talaga. Minsan, yung wala niyo, humihingi ng tulong sa inyo para mapalakas yung loob. Parang doon sa binitawa niya, parang na-down tuloy. Hindi, huwag ka mag-alala. May mga taong ganyan talaga. At sa kahit saan natin, kahit saan tayo pumunta, meron at meron, titingin tayo, titingnan tayo pababa. Oo, dapat ano, dapat maganda lang yung sasabihin niya. Kasi alam naman ng tao na meron talagang mag-ano ulit sa kanya na gagawin sa kanya. Pero siyempre, nabuto naman siguro yun. At mas matututo pa yun pag lumabas yung anak niya, di ba? Naka-bad trip lang. Thank you. Salamat, madam. Maraming salamat. Thank you. Sa kabila tayo. Hello. Hello. Yes, sir. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang umaga. Anong pangalan mo? Si Dave. Si? Dave. O, taga saan ka, Papa Dave? Sa Pasay. Actually, Pasay. Ako yung pumunta dati dyan. Mm. Yung binigay Mama Emma ng bear, yung baby ko. Ah, si Dave Danyedo. Yeah. Mm-hmm. Dave. Magko-comment lang ako dun sa kay ano, kay Summer. ISIS. Kay ISIS, yung sinabi ni ISIS kanina. ISIS. Regarding dun kay kay Summer. Kay Summer, oo. Mm. Kasi nung tungkol dun sa yung lalaki daw, parang nilahat niya eh. Parang medyo against lang ako. Okay. Kasi di ako nga eh, di ba siyempre may baby ako. So may trabaho naman ako dito. Gusto ko pa rin mag-ibang bansa para sa para dun sa the best na mabibigay ko sa baby ko, di ba? Hindi naman lahat na lalaki. Porque na gano'n nga na nagawa niya kay Summer yung gano'n, eh nilahat niya na masama. Parang wala kaming feelings, parang yun. Know. Mm-hmm. Siyempre, iba-iba rin naman, di ba? Tama. Thank you. Ayos. Ayos na sabi mo kanina, Baba. Ayos yan, Dave. Okay. Salamat, Dave. Thank you. Thank you. Peace po. Ito, last natin, ha? Hello? Hello po. Ito yung babaeng may tato. Na-miss ko po kayo. Ay, hindi ka namin na-miss. Oo. O ano na naman yun? Wala lang. Si, ano to? Ang pangalan nito? Si? Si Rosalinda. Ayan, o. May amoy. Grabe. O, Rosalinda, ano masasabi mo? Ano nga ba masasabi ka, Papa? Wala. Tumawag yun. Para magpapa. Kay Miss Summer. Kaya mo yan.
wala ka naman talaga sasabihin. Akala ko naman bumubuelo. Ako maganda to, pakinggan natin. Ka lang, eh. Kaya mo yan. Wag na lang ulitin kasi nakadalawa ka na. Akala ko yung kanta ni Mama Emma. Pwede rin, Mama Emma. Ano? Ulitin mo hanggat hindi ka nagsasawa. Hindi naman talaga. Ako pa, mapagbigay ako. Oo nga po, Mama Emma, pagbigay ka. Kaso po yung request ko po sa'yo na yung... Oo nga, yung picture. Video. Hindi mo po ako napagbigyan. Pupuntahan kita yan. Ay, punta mo ako dito. Ay, nako, bawal na yung may tattoo na babae sa paa. Ay, grabe. Wala na yung dinamagda talaga ng cake. Uy, oh, pansita lang. May cake. Sige po, salamat. Salamat, Rosalinda. Pupuntahan kita dyan, Mama Emma, para dun sa request ko na yun. Oo, sige, ha. Salamat. Bye. Thank you. Husgahan natin, anong score ni... Si Butch Okoy. Si Butch Okoy. Ay, talaga. President. Well, judge natin. From the very beginning. Yan. Iisip mo, ah. Babawiin namin kontrata mo. Para kay Mama Emma, dahil sa Nobody is Perfect 99. Oo. Konti na lang. Ano yung 99 na yan? Isang araw, naka-100 ako. 99 na pasado. Pumorsyento ka pa? Baka minus 99 yan, di naman. Parang gano'n na nga. Tamaan ka eh. Pero may nag-comment sa Twitter ko. Masain natin sabi, yun. Sabi, sayang hindi ko narinig kumanta si Mama Enz. Buti na lang hindi mo narinig. Ako, na-miss mo half of your life. Sabi ni Leia, grabe, mga papa, ang galing ni Mama Emma kumanta, nakaka-proud. Hi, Papa Abed, Papa Kiko. Hello. At sabi dito ni Royal Mitch, ikaw, Summer, gumamit ng kalendaryo. Kung sa Korea may CL, the baddest female, sa Pilipinas naman may Emma, the destructive diva. Yun. Score ko 100%. Aba? Hashtag Emma talented. Hashtag Emma talent eh. Ang daming comment. Ay nako, tugstugan mo na tayo kabarangay. Ito yung totoong rude. Ito na. Hintay natin, pakinggan natin. Ito na po yung natin. Napanis na version. Puro tayo comparison. Ayan. Oh. Sa pagkabalik natin, ipatikim natin kay Butcho ko yung bangis ng baril natin sa full tank karambo ka. Pero... Ayos. Pero bago yan. Hindi na, mamaya na lang. Okay. Mamaya na eh, ha? Mamaya na. Sige. Katid ka, gunggung. Baliling kita sa mukha eh. Pagkabalik ko ang Talk to Papa, ako po si Papa Obe. Papa Kiko. Mama Emma. With Chokoy. With Chokoy. Gusto ko na tawanan, tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Gusto ko na.